I'm sorry. Nag-study siya sa New York sa script writing. Then kako. And siya ang bibigyan ko ng break para maganda yung story, ganyan. So yun. Yung pa ang kulang. Gusto ko siyang bigyan ng break. Gusto ko siyang tulungan sa career. So you're willing to go basta pag-produce ng films? Yeah, it's just for your daughter? Yes, ganyan. For my daughter. And also parang I know how to do some stories also. Pero maybe I'll just give it to my daughter. Eh, pero kailan naman kayo babalik umarte, Miss Lee? Oh, no. As a matter of fact, I had this, ilan ko ba na shooting yun? That was mga 5 months, or 2 months ago. Ah, shoot na kayo. Oo, yung sa Viva. Kasama ko si Empoy. Empoy. Marquez. Si Kim Molina. Mm-hmm. And comedy. It's a comedy. Ang title, the title is, what's it like? Zombie, mga zombies kami. Kailan ipapalabas? I think mga Jan. Ah, next year. Oh, ang ganda ng pasok ng taon, 2024. Mm-hmm. Nakagawa ako ng 2 pelikula pa. Oh. Pero hindi ko, nakalimutan ko kasi senior moment. At least you're back and active ulit sa showbiz. Once in a while, pag nami-miss ko. Buta pinapayagan po kayo. Oh, hindi ako pwedeng hindi payagan yan kasi ano na siya. Very ano na relaxed na sa akin dahil alam niya I'm matured, mm-hmm. I'm doing good, I'm choosing my friends, I'm doing good also sa ano niya sa company. Why you choose musical and Thanksgiving? Yes. Christmas and why you choose Christmas? Because we're you so like to sing. Mahilig ko diba si Sir Benny nag-gitara pa. Galing diba? They are musically inclined. Pero nahihiya ako sa mga parang na-overstage kayo ni Sir Benny kanina. Oh, magaling yan. Si Sir Benny. Upstage. Kaya nang duwit din nila ni Mary Rivera. Oh, ang ganda ng voice. Oh, na-overstage talaga. Pero anong feeling ko na na-award kayo na privileged wife? Oo, privileged wife and reluctant. Ah, decision maker. Why po? Why though? Why are you reluctant? Because actually, I'm a submissive wife. So sometimes, I give it to my husband. Pag kahit na I can decide also. Pero syempre, gusto ko naman ibigay sa kanya. Kasi nasa limelight na ako. So give it to him. Hindi, diba? Kaya pala privilege. Reluctant. Ano po yung pinagpapasalamat nyo? Sa Panginoon. Oo, sa Panginoon. So, for 2024 and the rest. Ay, 2010. I'm so old na. I mean, for me. Hindi naman. Grabe naman. Mature. Siguro ano. Fulfilled. Yeah. Fruitful. You're asking me kung anong pinapasalamat ko. Pinapasalamat in your life. Of course, yung life ko, yung family, and good health. And I can still, ano, look at me. I think. Still beautiful. Parang baliktad yun. Yeah, and of course, a lot of blessings coming pa. Oo. Kahit hindi ko naman, hindi ko in-expect. Alam mo ba to? Hindi ko talaga alam kung na meron palang mga ganitong ano. What do you call this? That? Ano ang tawag dyan? Ano eh? Favors and perks. Hindi naman perks ng Panginoon. Favors ng Panginoon. Mm-hmm. Ano po yung inyong wishes? Yung Christmas wish nyo this coming? Wala naman masyado. Gusto ko lang good health ng husband. And may kids. Tapos yung anak ko pupunta sa UK, yung doktora kong anak. So, winwish ko siya na we're here lang to support her. Ayun, baka next month nasa ano na siya. Pero medyo favorite ko kasi yun na anak eh, si doktora. Nakita niyo yung sumayaw-sayaw. So, ayun, pupunta na siya sa UK, mag-aaral pa rin siya. Kasi hindi pa siya kumikita, aral lang na aral. Miss Liz, you're very proud to be a Filipina, no? Like, you're having this handog, very, very Tagalog. Oh, yeah, very ano Tagalog. Pong significance nito sa life? Ito ang totoong significance. Kasi, actually, yung handog, pasasalamat. Every year, sineselebrate namin because, ang totoo niyan, birthday ng anak ni Benny na accident. Eh, close na close ko yun. Namatay siya at the age of 29. Babae po? So, lalaki. Is very close to me. Yeah. Thank you so much. Okay, Miss Liz, thank you so much. Sorry for. Okay. Mamaya ako na hindi, guys. Ayun.